itong ating bansa. Nakita niyo naman na hirap tayo lahat. Sino lang ang talagang meron ngayon na namamayagpag, kung hindi ang mga politiko natin na inulog-lug natin. Bagkos yung mga kaalyado nila na meron na lang, meron na talaga. So, dapat lang na mag-isip naman ng bawat isa sa atin. At madaming benepisyo na para sa ating lahat. Pero dito nga ang kanakalan ay matindi dahil sa atin yun lang talaga. Meron na madaming nakurakot na politiko, halos lahat naman sila dahil dyan sa pormaral na yan. Hindi yan nahinto. Akala ninyo nahinto ito itong taon ni Brother Digong. Hindi nahinto yung pork barrel na yan. Bakos yung pidap nila na yan. Bribe yan sa mga mayor all the way to gobernador, congressman at senador. Para gagawin nila na sila-sila na lang nakaka-aliado sila. Makita ninyo, sino lang ang namamayagpag na kandidato ngayon kung hindi mga politiko rin. Akala nila madami silang makukurakot ngayon. Eh, wala naman pera sa Bangko Sentral. Hindi ka na rin pwede ngayon mag-imprenta kung wala kang back-up na ginto. Tayo lang siguro makakagawa yan. Bago, wala na rin mga OFW remittances. Saan sila kukuha ng pera ngayon na i-administro ang buong Pilipinas? Wala na rin maibabayad na buwis na lahat ng mga businessmen kasi lugi lahat ng mga nagko-komersyo mahigit ng 2 taon itong pandemya na ito. Walang kwarta na buwis na masisingil. Bago, pag ang nailuklok ninyo eh yung kapatid ko na si BBM ni Bongbong Marcos, eh sino na ngayon magbabayad ng tax? Ha? Sino magbabayad ng buwis na mayayaman? Eh sabihin nila, eh, magbayad ka muna. Eh ikaw naman ang hindi nagbayad ng buwis eh. Paano kami magbabayad ng buwis ngayon? Wala na kaming kinita, mahigit ng 2 taon. O nakita niyo malaking problema. Saan nila ngayon kukunin lahat ng pera? Siguro, ipagbibili tayo. Pati yung natirikan ng bahay natin, ipagbibili nila. Lalo na kung nakautang ka ng konting mortgage mo sa Pag-ibig Fund, naku, delikado ka na. Kasi dyan nila kukunin ang kwarta para magkaroon ng kwarta na imamanage nila ang bansa natin. Saan mo ngayon kukunin ang pambayad mo sa
mga empleyado, mga sundalo, pulis, maestra, mga empleyado ng gobyerno. Kung walang pinanggagalingan ng pera. Dati-dati, nakakautang pa tayo sa China, Russia, Japan. Wala na ngayon magpautang. US, kasi nandito na sila. Akala ba nila, kung tutulong sila ngayon, abay, i-struggle nila tayo. Kaya nga, kumakailan, ang kagustuhan na lang nila, kaya nga ako nandito sa inyo. Dahil nakita ko, kinukuha na ng China na lahat ng mga island inlets natin. Pati yung mga Turtle Island natin. Nakuha na nila ng Benham Rice, Scarborough Shoals, Liberty Island, at yung Palau. Yung mga island ngayon na nasa karagatan. But of course, ang Russia naman. Gustong kukunin ng buong internet. Pupunduhan nila yan. At ang Visayas, kukunin naman yan ng Japan. Ang Luzon, dahil yan ang kadamihan ng mga Golden Lily site, na Ribari site, kukunin naman ng Amerika. So, completely mawawalan tayo ng sovereignty. Siyempre, pag pinautang ka na isang bansa, inaasahan niya, nakokontrolin ka. Ganun ang ginawa nila kumakailan. Ang China, halos kamuntik na tayo na control completely. Ina-advertise na nga nila, ang Pilipinas ay sitio lamang na China. Yun nga mismo tower ng G5 tower, alam ko hindi nag-iisip si Lorenzana. Doon mismo sa kampi pinatayo yung tower na yan. E di, lahat na pinag-uusapan nila ron sa military, di, pinapakinggan na sila. Kasi yung tower nandun mismo sa Campaginaldo. Hindi ko malaman kung anong talagang nangyayari sa atin. Kaya pala, nagkukuwari na ng China sa Maribeles. Eh dahil yung daungan ng dyan sa Subic, Maribeles area, daungan ng American tropa, dati ng barko, eh China na may control dahil meron na pala na ibigay ng China dito sa bansa natin na natanggap ni Brother Digong. Sobra-sobra. Pero ano pa ba ang masamang kalakalan dito? Sabi nga ng doktor, scientist, physicist, herbalist natin, ang doktor Cebulo Tamayo, ito, para makurakot nila itong kwarta, yan ang excuse nila, COVID. Alam niyo, yan lang face mask na yan, saka yung shield na yan, ang laki na negosyo yan. Alam niyo kung sino may business niyan, yung Mrs. Nindigong saka si Bongo. May business niya. So, you can imagine. And itong vaccine na ito, kaya gusto nila na pumasok ka sa hospital, hindi ka na makakalabas. Dahil halos 2 million pala piso
ang bayad ng hospital kung i-roll out ka na lang na COVID. Kaya sobra-sobra. At ang budget, actually na iprinenda tayo, tayo lahat ng Pilipino, 110 million na Pilipino. Para yung huli na kwarta na nasa World Bank Group, makuha dito sa Pilipinas, di-roll out nila na sobra-sobra ng nangyayari na COVID kunwari dito. Pero bakit? Una, nagawa nga ni Digong mga proyekto na maski na pagkamahal-mahal, pero kinukupit din nila. Sila-sila nila. At ang mga kaliyado niya na magigiting, halos ninakaw na nila lahat ng kwarta. Yan ang nangyayari. Pero ano ba ba? Ganyan ang kalakalan dito sa bansa natin. At pag hindi pa kayo gising, hindi pa tayo lahat gising, eh paglulukuhin tayo. Kailangan magising tayo ng mga harlikan na Pilipinas, Pilipinos. Kung hindi, itong nilulukluk natin ngayon ng mga kandidato, puro mga opportunista, anong kakayanan nila? Anong maibibigay nila na misyon, na agenda para sa kinabukasan natin? Wala. Wala ako makita na magandang agenda nila. Hindi dahil, oh, politika ako, magaling ako na mag-administer sa korupsyon. Yun siguro ang gagawin nila. Kaya sana mag-isip-isip lahat tayo. At gusto ko na lang magising ng bawat isa't isa. Nandito ako, itong abang lingkod ninyo, Tiburcio Villamor Marcos, Taliano Tagian IV. At siguro naman, magagawang ko ng paraan para sa benepisyo, para sa kabutihan, para sa masagana, masaya, maayos na pangkabuhayan ng isang maharlikan na Pilipino. Happy ako dahil nandito ang board of director natin sa Alpha Omega World Peace, King of Recognized Asset Nation for Hong Kong and Shanghai Corporation. Yan po, kung dapat lang na gamitin ko ang Central Bank of the Philippines na gagawin kong prebado. Pag hindi sila papayag na may merger sa Central Banko Sentral ng Pilipinas, dahil dalawa po ito na Banko Sentral, ginawa nila na lame duck or hindi nila ginamit yung Central Bank ng Pilipinas na siya ang gold bullion bank ng buong mundo, dahil protektado yan ng presidential decree at mga treaties and Republic Act na hindi mo basta-basta magamit ang ginto na nakalaga sa Central Bank of the Philippines. Itong pangalawa na Bangko Sentral ng Pilipinas, ang gumawa nito ay Fidel Tabaco Ramos. Siya ang gumawa niyan noong 1993. Alam niya, walang kapital yan. Hindi rin yan gold bullion account holder. Walang puhunan. Pwede ka ba maglagak ng isang
central bank or isang bangko, eh wala naman puhunan. Bagkos, ginagamit nila na shock absorber yung old na Central Bank of the Philippines. Hindi mo pwedeng gawin ng ganyan. Hindi yan naiintindihan ng bawat isa't isa sa atin dahil masyadong malalim unless naiintindihan ninyo ng ruling ng isang Central Bank ng Pilipinas. Yan ang masabi ko. Pag ako na iluglog na maging pangulo, magagawa ko lahat ito dahil ako ang susi ng kayamanan natin dito. Pati ang pihaw. Yan, yung judge sa Philippine Maharlikan Island, Henry Maurice Davisga, Omnipotente, Law and Barrio, Anuit Coaptis, Nubus Urdo, Cyclorum, Alpha Omega. So makita ninyo, masyadong significance po yan. Kapag yan naiintindihan po ninyo, yan yung spiritual money na tinatawag nila sa Ingles, ang tawag nila spiritual white wonder boy. Kung sino-sino riyan, ako. Ang sabi ng isa, ako si Anthony Santiago Martin. Hindi naman niya alam kung anong significance yung actually, ang spiritual advisor ni Tatang, mas matanda sa kanya, nasa pangalan ng Anthony Joaquin Martin. Yung Santiago, pinick up yan dahil si Ma'am Imelda eh kasama sa apelyado nila Santiago. Inassociate na lang ni Tatang yan. Dating back noong 1985. Kasi etong Judge Pihaw, yan ay noong pa 1967 sa Volcanic Conference, saan pinanggalingan ng asset niya? Lemuria. Lemuria ibig sabihin sa loob ng lupa natin. Yung mga doko, yung mga tabla na gold. Dahil dito, lupa, they call it soil. Pangalawang layer, mga bato-bato, malalaki, maliliit. And 5% sa mga bato-bato natin, mga diamond. Black, blue, pink, yellow, green, white. And pangatlong layer, mga buhangin. At yung buhangin na yan, cobalt, zinc, titanium, platinum, silver, gold, lahat ng minerals nandiyan. Yung pangatlong layer na yan. Pang-apat na layer, parang tabla, na ganito na. Dory gold, they call it, dory gold. Mga ginto. Kaya blessed itong bansa natin, it's called Maharlikan Ophir. Yun. That's why sa mga historians, lalo na mga religious historians, alam nila na this is the love of Ophir. Yung sabi nila. Now, sobra ng yaman natin. Kasi nasabi naman sa inyo, sa ninuno natin,
sa great 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 grand 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 grandfather ko natin Emperor Marcus Ulpius Aurelius Trajanus Trajan of Rome 97 AD hanggang 119 AD 24 years na naging emperor. Siya ang pinaka matibay na emperor. Siya rin ang before Christ yan. Yung 97 AD till like about 119 AD. So you can imagine before Christ yung emperor na yan. Yan ang pinanggalingan ko na pamilya, pinanggalingan natin. Nagdala sila rito kasi sa buong mundo ang namamayagpag na kaharian then ay yung Roman Emperor ng Roman Empire. Ako ang last surviving emperor dahil na-inherit ko ito. Ang ginto lamang na nadala rito, 1,181,360,000 metric ton. Tingnan mo, laki-laki, sobra-sobra. Yung ginto na yan. Bagkos, meron pang ginto tayo rito. So, blessed tong bansa natin na ito. Yung nasa Central Bank ngayon na natitira na 400,000 metric ton, galing yan sa Roman Emperor. Hindi yan namina dito sa atin. Kaya, pag-aari natin yan. Ako naman, ang successor heir or heir apparent. And pati lupa, ako ang heir or apparent heir bago sole owner, signatory, and judicial administrador or administrator. So, ako lang may pirma niyan. Ito nga, pinag-uusapan natin earlier, yun nga lamang nadala sa China. 4 beses or almost 5 beses kalaki. Kasi isang 1,715,000 metric ton na nasa People's Bank of China or Bank of China and another 217,000 metric ton. Yan natanggap ng 3 great leaders ng China. Chiang Kai-shek, Mao Zedong, Zhou Enlai. Because sila mismo nagkaaway-away kaya na-separate ang main China sa Taiwan. Ganun nangyari. Pero hanggang ngayon, nandun sa kanila, binabantayan nila yung 2 million metric ton natin na nasa vault ng People's Bank or Bank of China. At makita ninyo, doon sa currency ng China, hindi nila magamit ang China Bank. Ang ginagamit ay ang Hong Kong Shanghai Bank na siyang pinaka-central bank nila in Asia. So, ganun yan. Nawang masasabi ko lang sa inyo, dahil nandito ang mga board of director natin, napakalaking bagay ito. Sa tulong ninyo,
sa katuparan natin ang misyon natin. At kayo na malapit sa akin, napakapalad ninyo. Dahil, sino ba mapapagkatiwalaan ko yung hindi ko malang nakita? At least kayo nandito. Halos linggo-linggo nakikita ko kayo. Di alam ko kung sino mapapagkatiwalaan ko. Oh. At naimbitahan ninyo ako. Minsan, nandiyan ako na alam ko naman. Na si ma'am, pag nakamiti na sa akin, happy na ako. Ilan ka naman yung brother ko. alam ko na, maski anong sinasabi namin, silang mga nakakatulong. And, yun na nga nasabi ko sa inyo. Sobra-sobra meron tayo. Yan lang. Kapital na natin. Sobra. Isipin niyo ito. May backup ko ng Federal Reserve System Treasuries. 300 trillion. Kasi magiging dominant muli ang USD na reserve currency ng buong mundo. Mamamayagpak yan. 300 trillion ang iimprenta nila. Gusto nga nila akong bigyan. 3%. Kaya ako naman nagsabi, sige na. 1% lang kunin ko. Kasi, even 1% lang sa 300 trillion, eh, 3 trillion na yun. Hindi ko na alam kung saan ko dalhin yan. 74 years old na ako. Sobra-sobrang panggastos yan. Kaya, ibabagsak ko na lang sa inyo yan. I-administer ninyo, bahala na kayo. Huwag nyo lang, alam ko naman, hindi nyo magagastos ng 300 trillion US dollars. I mean, 3 trillion US dollars, sobra-sobra na yan. Imagine pag ginawa natin ng pesos yan, 150 trillion pesos? Ano ba kayo? Gratuity ko lang yun. Gutuusin, parang pakonsuelo big drobo lang ng Amerika sa akin. Iiwanan ko na yung kasi 3%. O di, sa 300 trillion, kung 3%, di 9 trillion. O yung 6 trillion, sabi ko na lang sa, iwanan ko na lang dito sa Amerika. I-finance ko na lahat ng mga mortgages, maski 2% lang ng interest, okay na. So, gagawin ko yun. Na sa Amerika, yung mga mortgages nila, ibabuy out ko lahat. 2% na lang ng interest versus magbabayad sila ng mga 8% all the way to 10% na interest. So, lahat sila gusto nila umutang with a very low interest. Ganun mangyayari. So, dito sa Pilipinas, kagustuhan ko na lang na ipamahagi ang lupa natin dahil alam ko sobra-sobra mga 90% wala man lang bahay, 10% lang meron sa atin dito. So, gusto ko na lang ma-share to everybody, lalo na sa mga bahay natin, para wala ng homeless, wala ng illegal settler, o wala ng squatter na Filipino. Yung squatter area natin para hindi mababaha ng Maynila, siguro lagyan natin ng sinkhole yan para yung tubig, pag pumunta yan, babagsak dun sa sinkhole, may generator dun na may tubo, hindi na mababaha ng Metro Manila.
o mga karatig na city. Ganun yan. Basta yung mababa na portion, gagawa natin ng sinkhole. Ganun yan. Para hindi sore eye. Kasi pag nasa taas ka, pag dungaw mo kung nandun ka sa ere, may makikita ka na siyempre yung mga nadikit-dikit na bahay pagkatapos ang lalaking building ng mga katabi, parang basura yung nasa gitna, hindi maganda. Maski man sobra ng ganda ng mga iba, pagkatapos sa gitna naman ay makita mo parang basura na nasa gitna. Pag nasa taas ka, makikita mo yan. Kaya yan ang dapat lang natin na igawan ng environmental planning para lahat na kasi kagamihan sa mga squatter natin, lalo na kung yung mga maliliit-liit na bahay na dikit-dikit, may wala man silang kubeta. O, isipin mo yan. Because, siyempre, wala namang tunay na address, kaya wala ka man lang kuryente. Ginajump mo lang sa kapitbahay. Minsan, source ng away yun. May panag-away, mamaya nasunog. Ganun na nangyari. Kaya, yan eh, pagkagawa tayo ng mga maayos na housing, merong sewer line yan, meron ng patubig, merong maganda na kuryente na papasok yan. Para maayos na housing natin. Magagawa natin lahat yan. Sabi ko nga sa inyo, pagkayaman-yaman natin. Pero, pag ako hindi nakaupo, hindi mabubuksan ito. Sinasabi nila, na madami riyan, nagyayabang na siyang M1, kung minsan, may nagsasabi riyan, ako si Spiritual Wonder Boy. Ha? Kung minsan, may nagsasabi riyan na ako lang makakapagbukas. Hindi naman siya nagpapakita. Ini-interview ni Anton Israel. Ini-interview ni ano na tawag, si Dante Marabilia. Hindi naman sila lumalabas. Nakakabugbog ng dami. Na nagmamagaling sila. Eh hanggang ngayon, meron pa rin. Tiburcio Villamor Marcos. Sabi ko, gusto mo ba masaktan? Kasi, una, anong may poprove mo na ikaw? Kasi, may attachment si Tiburcio sa United Nations. May attachment sa kaharian. Eh, paano masabi na ikaw yan? Eh, sobra-sobra itong responsibilidad ko. Oh. Eh, sabi naman niya sa akin, eh, may account ako eh. Kuwartindi, may account daw siya. Eh, saan yung account mo? Eh, just busy. Galing, magaling. Saan pa? Sa mga ibang bangko. O, saka sa World Bank. O, kakantindi naman. natutuwa na lang ako kasi alam ko naman walang makakagaya sa akin. Alam ko yan. Confident na lang ako. Ayaw ko lang na masaktan na yung tao na nagkukunwari na siya si Tiburcio. Kaya ako nga, di ayaw kong aminin. Na ako kung minsan, ang pangalan ko eh, yun na lang binigay sa akin ng mga aliases ko. Peter Patrick Nash. Ahat Nash, kung nasa Europe ako. Nasa Amerika ako, Alex Puyados, Tagian. Or Alex Marcos Puyados, Taliano. Eh, iniiba ko. Kasi, pag hindi ko ginawa yan, at hindi nila ginawa sa akin, sa kwarta na nasa decision ko since 1976 na 25-26 anyos pa lamang ako, hindi na ninyo ako nakita ng buhay ngayon.
look. Okay. Yung tatang ninong ko na uncle ko, si Jose Antonio Diaz Severino Santa Romana. Alam niyo ba kung ilang pangalan niya na recorded? 18. Si Tatang Ferdinand, ganun din. Ah, yung mga ibang pangalan na noon, inoccupy pa niya. Kasi para malaman lang na siya rin yung tao yan. Like William Villamor Morales, yung mga yan. Juan Isidro Velarde, Alep Malco, Juan Candao Kiram. Oh, yan ang ginagamit ni Tatang. Kaya nga sabi ko sa inyo earlier, si Tatang Ferdinand mismo, meron siyang 20 na pangalan. Siya personally, 20 names ang aliases niya. Pero well known siya na Ferdinand Edralin Marcos. Para lang, hindi malaman na siya yan. Ganon din ako. Pero, huwag kayong nag-isip na nandito si Tatang kung buhay pa siya. Kasi kung ako nga nandun sa Europe, may mga palasyo ron o may mga chateau na pwede kong matirhan, di mas laro na siya. Matanda na siya 105 years old na siya ngayon kung buhay siya. Siya ba nandito na mamamayagpag na nagmamagaling? Hindi ah. Sa 105 years old, medyo mahina ng katawan niya. Ako nga, 74 na, medyo nararamdaman ko kung wala akong exercise at hindi ako chinichir ng pari ko. Medyo sumasakit na yung tuhod ko. So, yan ang napakaswerte ninyo. You're very close to me. Nasa ating lahat. Ang laki ng kwarta natin. Pero hindi ko rin pwede nabuksan ang Central Bank ng Pilipinas. Ako lang makakagawa niyan. Dahil ang naglulukluk sa akin itong lima. Una, ang United Nations Security Council, ECOSOC, yung project na yan, na the environmental, social, cultural, educational, na implemental governance. That's ECOSOC. Pangalawa, ang International Court of Justice. Pangatlo, ang International World Court ng Arbitration. Pang-apat, ang International Criminal Court. Pang-lima, ang International World Court ng Bank International Settlement. Compliance agencies yan. Sila nagsasertify na kaya kong mag-imprenta ng kwarta sa mga central bank ng bansa. Pero dapat, kasi nagawa ko na, sa Africa. Ngayon, I'm in India. I'm in Thailand. Nasa South Korea na rin tayo. Nasa Vietnam. Soon, I'll be in Indonesia. Oh, nandiyan na mga tao natin. Mga kasama natin. Dahil, magagawa ko lang ito kung ako ang presidente and at the same time monetary board authority ako ng central bank at kaalyado ko yung central bank governor at ang finance minister. Kung gagawin ko ngayon, lolokohin lang tayo. Kasi dyan sa central bank natin, corruption sa highest level dyan. May sindikator yan. But, napakapalad ninyo dahil we'll do something exceptional.
Yan ang sabi ko sa inyo. Kaya natin bumili ng bangko. In fact, ang plinano ko pa recently, yun na lang. Yung old na central bank, isa-separate ko. Pero I don't want to do that. Dahil, nandyan sa vault natin, sa Central Bank of the Philippines, ang 400,000 metric ton. Wala yan, hindi nila magagalaw yan. Nandyan yan kasi may DNA tayo sa kanakaumang ng satellite dyan. Imbobo mo lang na isang piraso niyan, malalaman na malalaman. So, hindi na mumob yan. Nandyan lang sa Quezon City, Circle. Yung 400,000 metric ton na ginto natin. Yan para sa ating mga Filipino. That's why we are the Maharlikan Ophirian Filipino. Tayo pinakamayaman sa buong mundo. Look, nililit lang ninyo with my kayo ang malalapit sa akin right now. Pag hindi pa kayo na-desert, mapapasa iba ito. Gusto ba na ninyo na mga ibang tao ang kaalyado na hindi tayo? So, look, we've been together for a little while. Ito na ang pagkakataon. Kaya nga ginusto ko na lang at my age natatakbo na may luklok na presidente. Pero gagawa tayo ng gagawa ng paraan para nandun ako. Kasi sabi ko nga sa inyo, sa kabutihan natin lahat, gusto ko na lang maipamahagi ito sa 110 million Filipino. Kayamanan natin ito. May kinto tayo, may diamond tayo, may maganda tayong lupang hinirang. Makita naman ninyo right now, itong mga na-develop, nagiging landmark na rin natin ito. Tingnan mo na lang. Poste nga lang ng ating mga kalsada. Ah, pagkalalaki-laki. Oh, bihira ng mga ganyan sa ibang bansa. Dito lang sa Pilipinas. Landmark yan, kung tuusin. So, lalo na pag ako ang mabigyan ng tsansa, magiging neutral na bansa ng Pilipinas, mas mahusay tayo sa Switzerland. Tayo rin ang financial center of the world. Kaya yan ang, can you imagine, kayo na immediate na magdidesisyon para sa kabutihan ng buong mundo with me? Siyempre, who are the people that are closest to me right now? Although, ewan ko kung kaya nga sinasuggest ko mag-rejuvenate tayo, mga nabata tayo. para yung kabataan eh, hindi nila tayo mahihikitan. Isasuggest ko yan. Kasi dito lang sa atin, meron yan. Parang fountain of youth. Yan. Pagkatapos, yung magkagaling na scientist natin na stem cell. Bagus. Nandiyan naman ang herbalist natin. Tutulungan siya ng mga ibang mga magkagaling na scientist. Ha? Kaya, sabi na nga nila sa akin, Tiburcio, pag ikaw ay napasa rejuvenation, 6 na buwan lang, magiging 35 years old ka. Kalahati sa edad ko. Kaya later on, sabi mo sa akin, ba't maging bata ka? Matanda na ako. Ha? At ang mangyayari, hindi ko rin madesisyonan. Dahil pag bigla ako bumata, baka wala nang maniwala sa inyo na ako yan. Oh.
Maski man siguro magsisigaw-sigaw ako, wala na, hindi na ninyo ako paniniwalaan. Paano ka naging 31 years old? Lalo na, eh, medyo kung kinakalbo na pagkatapos lumago yung buhok ko. mas malago pa sa buhok ng pari ko. Kaya, sabi ko na, bagos, oh, babalik na muli na lahat ng mga buhok ko, hindi lang dito. Kasi, ang ginamit ko kasi nung bata-bata ko, yung pang para sa babae, na pag nilagay nila sa legs nila, nalalagas na yung buhok. Eh ako naman kasi masarap na ilagay sa katawan eh, may mga buhok kasi ako sa likod. Lagay ko mga krita ko, nalagas na lahat. Ito ba ang mukha ko, nalalagas na lahat. Saka yung kilikili ko. Pati yung buhok ko dito sa gitna, nalagas na lahat. Ireble lang yari. Kaya, yan na. Sa atin, naku, kapag healthy tayo, masaya ang buhay. At everything na gawin natin masaya, maayos. And pag makita ng mga tiga-ibang tibayo, ngayon, anong nangyari sa transformation ng isang Filipino? Sobrang saya at malulusog sila. Oh, magiging showcase tayo sa buong mundo. Oh, then tatanungin nila, ano bang nangyari sa mga Filipino? Kaiba na sila ngayon. Oh, ngayon, ang magiging katulong na ninyo, mga European, mga Chinese, mga Arabo na sigara. Sila ngayon na mga katulong natin. At mga Amerikano. Kaya, itong kayamanan natin, sabi ko nga sa inyo, sobra-sobra. May isa ayos lang natin na maayos ito, napakasaya natin. And, una sa lahat, dahil dito sa Asia, pinaka-relihiyoso na bansa sa Asia, at Pilipinas. Yun ang kabutihan natin. And, kaya nga, pati ako, never been na ganitong nangyari sa akin. But, yan na nga. Alam mo, nag-drive sa akin, kumbaga, yung gift of love, na parang, alam akong something na hindi ko ma-explain, na sa pakiramdam ko, obligasyon ko sa bawat Filipino na tumulong. Dahil nakita ko na po, 99% mga Filipino, you know, meron man, meron, pero tama lamang kung isang kinukulang pa. So, kagustuhan ko na lang na maishare itong kayamanan na ito, wala nang hirap. Kasi yung nangangalakal, kung may tatlo siyang anak, silang mag-asawa, abay may 25 million na puhunan. At kung may negosyo ka, pwede na, gawin natin na madali umutang sa mga bangko na konti lang ng interest na hindi natin sasakalin ng mga umutang na may negosyo. Ganun lang. At pagtulungan natin ito na nagagampanan natin. At yan na nga. Mag
gagawa natin ito. Ito lang siguro simulain. Ganun din yung pondo na dapat ko na magamit na hudlo. Dahil lalo na itong holiday season na ito, itong Christmas season na ito, nagbakasyon lahat ng mga bangker. Magmula pa nung adyes ng Disyembre, yung mga bankero na mag-decide, sakalang sila nasa mga bangko nila, mga adyes ng Enero. Kaya pati yung konti natin na pera na dapat ko magamit, talagang nawiwithdraw. And ngayon din ko kailangan ng tulong na yan dahil yung mga abogado ko at lahat itong mga abogado all the way sa Commission on Election, parang gusto nila kwarta lahat. Prinomesahan ko na sila. Ayaw ba ninyong lupa? Eh, matagal daw ang lupa. Kailangan nila kagad yung parang gutom na gutom ng everybody. Kaya, yan ang kalakala nila. Yun nga lang abogado natin. Na para ma-file ko lang properly sa Commission on Election itong papeles ko. 1 million ng gusto ni abogado. Nakabayad na ako ng 350. Hindi pa. Inaabutan nga ako nitong kuwan na ito, itong Christmas na ito. Hindi ako makakuha sa kung nandyan na ang konting pondo, pangbayad ko lang ng day-to-day dahil tinitirhan ko lang, pati ako, kasi yung mga bahay ko dito pinagkukuha ng PCGG. Magaganda ang bahay ko dito. Sa Old New Manila, sa Forbes Park, meron pa ako dyan sa Corinthian. Dyan sa katabi ko si Kwanja, si Lucian and family. Pero alam nila na associated kay Tatang yung mga bahay niya. Kaya pinagkukuha ng PCDG. Kaya ngayon, pagpunta ko rito, pati yung bahay na tirahan ko dyan sa Menlo, dito sa Manila, nakatira rin yung isa sa mga anak ko, na-COVID. Ang alam ko, namatay siya. Natakot ako na buksan yung bahay, baka masagap ko naman. I don't want to happen that way. Dahil namatay na lang yung anak ko na yun na nung nakausap ko, nasa hospital, ang lakas-lakas pa. Nagbibiro pa sa akin. Okay lang to, Tatang, gumaling na nga ako dito. Lalabas na ako in 1 or 2 days kasi wala pa yung doktor. Hindi ko na narinig. After like about mga 6 days, wala na. Yung doktor na lang nagsabi na na-cremate na daw siya. Ang bagsik. Kaya nga, pati yung bahay ko ron, nag-renta na lang ako ng condominium. Pero yung condominium, mahal din. 30 mil. Ang mabigat. So, but, ano pa ba? Nandun na. May mga bahay naman tayo, pero nasa mga probinsya. Dumaan nga kami sa bahay sa Nueva Vizcaya. Nalaman ko, lahat yung mga sinasabi, mga pamangkin ko raw, na-COVID sila lahat. Natakot ako baka, ilang kami? Mahit mga 22 yata kami.
Eh baka naman makasagap yun natin ako pa may kasalanan. Kaya sabi ko, iwag tayo dito mag-stay. Kasi yung apat doon sa anim na nakubit, eh doon sa taas sila naglagi eh. Eh baka mamaya, eh babat nakubit tayo ngayon, ako na ngayon may kasalanan. Kaya sabi ko, huwag dito, maski sana lang tayo. Huwag lang dito ka ako baka mamaya. But, yun ang sabi ko sa inyo, sige lang, just be patient. Madami tayong magagawa. Igagawa namin ang paraan nito na makapasok ako. Pagtulungan na lang natin. Nagpapasalamat ako sa lahat na viewers natin. Nandyan ako para sa ating lahat na mayoryang Filipino. Para magising ko naman kayo, eto na yung sinasabi ng pare ko. So you have to follow me. Hail to the Templars! Hip, hip! Hooray! Hindi pa masyado. Nakasamin niyo para may impact. Eto na. Kasi tayo lahat, babae o lalaki, gusto natin makatulong sa kapwa natin. So, Templar tayo na. So, yan. Yung nga sabi nila, in search of the Holy Grail. Holy Grail natin, ang pagtulong natin sa bawat isa't isa sa atin. So again, hail to the Templars!